And with only 56 days to go before the elections, we will be continuing our series of interviews with aspirants for local positions. Last week, it was a tight discussion and a very hot debate with the Quezon City mayoralty race. And now we'll be tackling the richest city in Metro Manila, which would be Makati. And joining us in the studio is Makati Vice Mayor Ernest Mercado. Good morning, sir. Good morning, Karen. At good morning din sa lahat ng iyong televiewers. Okay, should I be calling you mayor already by now? Alam mo, mahirap sabihin yan. Hantayin muna natin kung ano ihahatol sa atin ng taong bayan. And of course, later, Makati Councilor Junjun Binay will be joining our discussion and will also try to get on the line. Congressman Agapito Butch Aquino is also running for mayor of Makati. We tried also the son of Efrem Anwino, to which I think he wouldn't answer our calls or take our calls. There are five candidates running for mayor of Makati, and the tightest so far in the race is Vice Mayor Mercado and Makati Mayor Binay's son, Junjun. Okay, first question that a lot of people don't really understand. You've been vice mayor for Mayor Binay for 9 years. Uh-huh. And many people say you are who you are today because of Mayor Binay. Totoo rin yan. So, ano nangyari? At sa totoo lang, Karen, ako naman ay wala nang balak magkandidato sana ng mayor. Pero si Mayor Binay din naman ang nangumbinsi sa akin na sinabi niya na, pare, alam mo, bata pa yung aking anak. Baka pwedeng ikaw ay mag-mayor muna. Okay. At ako ang nagbigay sa sarili ko ng kondisyon sa harap na sinabi ko, alam mo, mayor, mag-mayor ako ba't hindi. Pero gusto ko one term lang. Dahil gusto ko ako, 60 years old ko, mag-retire na ako sa aking political career. So you had this discussion? Oh, mahaba, tatlong taon yan, ano, after election ng 2007. At maririnig mo sa lahat ng sorting pinuntahan niya sa labas ng Makati. Pag siya nagkakampanya ng kanyang pagka-vice presidente, tinatanong siya at sinasabi niya na ang aking kandidatong mayor sa Makati ay yung aking vice mayor. Okay. Biglang-bigla na lang nitong November, nung dumating tayo sa deadline ng filing ng certificate of candidacy, isang araw ay kinausap niya ako at ang sabi niya, pare, natatakot sa iyong pamilya ko, baka hindi mo na isoli sa amin ng pagka-mayor ng Makati. Kaya pinupropose niya sa akin na kung pwede raw si Junjun ang mayor at yung aking isang anak ang vice mayor. Wait, was that the actual line that Mayor Binay used? Hindi mo na sa amin isole ang pagka-mayor ng Makati? Exactly, sinabi niya sa akin na November 11, pwede ko sabihin sa iyo, pati oras, mga 11 o'clock ng gabi. Okay, so it's like really the mayoralty is ownership in this country. Parang tipong ganun ang aking pakaramdam ko sa salita niya pagbabasihan. Okay, and then what happened? Magmula nung hinihintay ko yung pangako niya, nakakausapin niya kanyang pamilya para pag-usapan kung ano mangyayari. Hanggang sa dumating na yung deadline ng filing ng almost deadline dahil November 25 nung ako ay makakita ng papel ng may pinirmahan na siyang party nomination ng PDP laban sa kanyang anak na ini-endorse niyang magkandidato ngayon. Okay. So wala na ako ibang choice kundi magpatawag na rin ng meeting at buhayin ko naman yung aking partido. But you didn't try to call him and fix things and ask him why? Alam mo, nung huling tawagan niya ako, tanda-tanda ko ito yung November 24. Nung sabihin niya sa akin nung gabi na matapos ang aming sesyon nila Junjun nung umaga, na kami ni Junjun ay nag-usap ng maayos, tinawagan niya ako nung gabi, ang sabi niya, pare, ano ba nangyari? Bakit nag-away daw kayo ni Junjun sa sesyon kanina ng tanghali? Yeah. Ang sagot ko sa kanya, boss, hindi na ako mangangatwiran sa'yo. Tawagan mo na lang yung lahat ng konsehal na present during the meeting at saka ka mag-desisyon kung ano gusto mong desisyonin. Ang sabi niya, alam mo pare, anak ko yan eh. Pag ang anak ko yung nasasaktan ako. Huwag mong aalisin sa sarili mo yan. Nagdamdam na ako doon, Karen. So this all stems from a fight you had with his son during a session in Makati. What were you talking about? What was the discussion about? What happened? Nag-discuss kami ng tungkol sa session muna. Okay. Then after the session, pinag-usapan namin yung filing ng Certificate of Candidacy. Mm. Kung kailan kami magpa-file. Mm. Naghiwahiwalay kami ng maayos, walang problema. Mm. Pagkat mga bandang alauna yan, alas 7 ng gabi nang makatanggap ako ng tawag kay Mayor Binay na sinasabi na kinagalitan ko raw at sinigaw-sigawan ko yung kanyang anak during that meeting. Did you? Hindi naman. Kaya nga ang sagot ko, Karen, tanongin na yung ibang konsehal na present during the meeting. Kasi pag ako magsasalita niyan, parang defensive ako eh. Eh kung ang tatanungin niya, yung ibang taong nando sa meeting, sila ang makapagsasabi kung ano talaga nangyari. Mm-mm. So the way you sound practically is that running for mayor, I mean, you splitting with Binay's camp, really all stems from hurt feelings.
Pwedeng sabihin natin gano'n or pwedeng sabihin natin na talagang, alam mo, yung sinagot ni Junjun doon sa meeting namin sa Rotary Club last Wednesday, ang sabi niya ang hinanda raw talaga ng daddy niya siya. Therefore, kung talaga hinanda siya ng daddy niya, wala talaga silang balak na ibigay sa ibang tao yung pagkamayo. But it's not going to be a difference in management, so to speak. This is not the reason why you're running? Well, alam mo, hindi naman siguro ako tumatakbo dahil sa aking kakayanan. No, ako eh, sabi ko nga, nag-consel ako ng 6 na taon, nag-vice mayor ako ng 7 na taon. Isa pa, kaya siguro ako tumatakbo na, dahil kumbaga sa bibiyahe ka rin, sinamahan akong bumiyahe ni Mayor Binay hanggang sa kalahati eh. Tapos iiwan mo ako ngayon, ano gagawin ko? Babalik ba ako o aabantay ko? But are you good friends? You're very close yes, friends. Yes, 20 taon kami magkaibigan. And now? Kaibigan ko pa rin siya para sa akin. Political lang naman yan, Karen. But who are you going to vote for Vice President? Dati sinasabi ko yes, pero sa sitwasyon ngayon hindi na. So who are you voting for? Alam mo, nasa partido ako ng nasyonalista. Of course, ang iboboto ko, yung aking Vice President, si Karen? Sorry. Nadulas ka? Baka naman papunta ka na rin doon. My gosh, I hope that's not prophetic, ha? Si Loren, iboboto po ninyo. Okay, now we have on the line Councilor Junjun Binay, the son of Makati Mayor Jejomar Binay, who is running for Vice President. Junjun, good morning. Hi, Karen. Good morning to you and to your viewers. I'm not running for Vice President. No, I know that. I meant your father was running for Vice President, and you're obviously okay. Running for mayor. Yes. All right. Junjun, so we have Vice Mayor Mercado in the studio right now, and he tells me that you had a disagreement during one of the sessions. What happened there? Actually, linawin natin, Karen, it's yung chronology of events. Kanina sinasabi niya na November pa lang, November 11, sinasabi niya na nakikipaghiwalay na sa kanyang father ko dahil natatakot ang pamilya namin. Let me clarify that. Una-una na, Karen, my wife just died last August. I've been out of action for several months dahil nga hanggang ngayon, kami ay nagluluksa. Number two, tumatakbo bilang Vice President ng Pilipinas ang aking ama. Kung kaya't walang dahilan para kami ay makipag-away sa puntong ito. Ngayon, yung sa session na sinasabi, maging yung sumama sa kanyang konsyal, hindi ko na lang babanggitin ang pangalan, sinagot pa nga siya. Sabi sa kanya, Vice, inayos na kami ni Mayor Binay kagabi. Kung kaya't hindi na kailangan na ganito pa yung pag-uusap natin. It would be abnormal, Karen, na walang sapat na dahilan. Dahil kasi lumalabas dito, na totoo naman, sinabi niya kung hindi daw kami magkakasundo, pupuntahan niya na ang aking ama at sasabihin niyang laban-laban na. Dahil kasi October pa lang, nagkalat na ang mga t-shirt nila na meron silang sariling lineup at sila ay nakikipag-usap na sa mga katunggali namin. Okay, Junjun, just be honest about this. Why did your father stop supporting Vice Mayor Mercado? What happened? What's the real deal? The real score is that we received a call. My father received a call from Attorney Marasigan. That was the 25th of November. Ang sinasabi ni Attorney Marasigan, Mayor, pinaabot sa inyo ni Vice Mayor Mercado na bitawan nyo na sa dahil hindi na, something to the extent dahil hindi niya daw mapigilan ng pamilya niya. Ang buong katotohanan hanggang sa huli, siya talaga ang dinadala ng aking ama. So, I see. So what you're saying is that he asked to actually already run alone and that your father's been supporting him until the end, that you were never in the picture. I was never in the picture. In fact, Karen, that call from Attorney Marasigan, my father was so frustrated because if I remember this correctly, he came from the town of Tarlac, and when he was asked who is his mayoralty bet for Makati, my father had replied that it is Vice Mayor Mercado. So it was very frustrating for my father. Isipin mo, Karen, hanggang sa huli, siya ang sinasabing magme-mayor ng aking ama, pero nakatanggap ng tawag ang aking ama through Attorney Marasigan. Hindi po si Vice Mayor Mercado, ha? Imagine, they've been friends for the longest time. Actually,